Bukod sa mga bahay at negosyo, pwede rin daw ipa-feng shui ang mga sasakyan para ito'y maging maswerte. Dapat daw piliing mabuti ang kulay, pati plate number. Pero higit siyempre sa mga iyan, importante ring sabayan ito ng tamang pag-iingat para iwas aksidente. Nakatutok si Lala Roque. Sa pagpasok ng Chinese New Year, nagpapapungsoy ang ilan nating kababayan para raw mas maging maswerte sa taong 2013. Pero alam niyo bang bukod sa pagpapapungsoy ng bahay o negosyo, meron ding pinapapungsoy pati ang kanilang sasakyan? Bago ka raw bumili ng sasakyan, dapat isaalang-alang ang iyong element o taon kung kailan ka ipinanganak. Maswerte pa rin daw ang pulang sasakyan pero mas epektibo kung swak daw sa element mo ang kulay ng iyong kotse. Ang water kasi kills the fire. So, ibig sabihin, pag ang element mo ay fire, tapos nagkaroon ka ng blue na car, so, may prone to accident ka. Mga possibilities of like that. Pati plate number, piniiniwalaan din sa feng shui na maaari rin daw magbigay ng swerte o malas. Number 1, 6, and 8, and 9, yun yung mga lucky numbers. Tapos yung 2, yung 5, and then yung 4, unlucky number. And 7 also. Like, with the 9 and the 7, yung 9 kasi is an affirmation number. So, halimbawa, nag-number ka ng like 179. Ang 7 is violence, diba? Tapos ang 9 sumunod. Pwede niya i-affirm, pwede niya i-activate yung danger ng 7. Ang mga rosaryo, stampita o anumang imahe na magpapaalala ng iyong pananampalataya ay mas mainam daw na panlaban sa anumang aksidente. Ayon naman sa ilang feng shui expert, may charms din para sa kotse. Ang holy gourd kasi is protection from accident. And then, this also symbolizes long life. So ito, pag traffic, susubukan mo siya, hahawakan mo lang siyang ganon, iharap mo sa car, makikita mo mabilis yung yes, anti-traffic. Pero mga tao, iba-iba ang saloobin ukol sa charms na ito. Eh, hindi rin ako naniniwala dyan. Siyempre, ganon rin ang biyahe namin, ganon rin. Yung sasakyan ko po, red din ang kulay. Ay, ganon? Opo. Talagang sinusunod nyo, swerte naman. Swerte naman po. Iwas disgrasya. Siyempre, pananalig sa taas. Importante. Kanya-kanyang paniwala ang mga tao kung paano maisasaayos ang kanilang buhay. Pero ika nga, nasa iba yung pag-iingat at tamang pananampalataya pa rin ang solusyon para makamit ang tunay na kaligayahan at kaligtasan. Lala Roque, Nakatutok, 24 Horas.